Hello guys, welcome to Nyoy TV Art and Entertainment. In this video, ipapakita ko yung the making ng abstract painting na ginawa ko. Actually, this is inspired by John Beckley style with a twist. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe and click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So samahan niyo ako, panoodin natin after this intro. Ayun guys, magagamit ko na yung bagong stretch canvas na nabili ko sa Easy Shop. Ayan, tanggalin muna natin yung plastic. Sa canvas na to, hindi ko na kailangan maglagay ng gesso kasi may gesso na siya. Ayun. So, ang unang gagawin ko, i-cover ko muna ng gray ang buong canvas. Since wala naman kasi akong ready na gray, kailangan ko munang mag-mix ng black saka white para makapag-create ako ng gray color. So, yun. Grabe, ang ganda nung brush na nabili ko sa online. Ang smooth niyang gamitin. Yung canvas ko nga pala guys, 20 by 30 inches. So, malaki-laki din siya. So, ayan. Kailangan lang i-cover ng buong gray ang buong canvas. Bali, ayan yung magiging pinaka-background ko kasi. Gray. So, enjoy lang sa pagtinta. Binaba ko muna yung stretch canvas, binaba ko muna kasi gumagalaw sa easel eh. Kaya nilagay ko naman sa lamesa para mas madali ako makapagpinta ulit nung canvas. Ayan, malapit na. So yan, napinturahan na natin yung buong canvas. So pantayin na natin ng konti. Grabe, naka-boxer shoot pala ako, nakalimutan ko. Diba ang sexy ng artist? Mas komportable kasi. Ayan. So, susunod na step, maglalagay muna ako ng masking tape. Actually, itong style na to ay nakita ko kay John Beckley. So, na-inspired kasi ako dun sa painting na ginagawa niya. So, sinubukan kong gumawa din ang sarili ko. Siyempre, with a twist na. Hindi ko masyadong pinagpapantay-pantay yung paglagay ng masking tape. Gusto ko kahit uneven yung mga size, yung mga spaces niya, okay lang yun. So yan, maglalagay na ako ng first color ko, yung kulay blue. Actually, yung nabili kong kulay, parang opaque siya. Medyo transparent siya. Medyo mahirap siyang gamitin. Anyways, ayan muna yung pinaka base color ko. So, nagdagdag patong na rin ako ng orange. Ayan. So, hinagod ko yung kulay gamit yung palette knife. Hindi pala ako gumamit dito ng paintbrush. Palette knife ang ginagamit ko. Mas maganda kasi gamitin ang palette knife kapag mga abstract painting. Kasi ang nagagawa ng palette knife, very abstract kasi yung napoproduce niyang texture. Ayan, naglalagay na rin ako ng yellow ochre. So, pwede ang nangyayari dyan guys, parang patong-patong lang na kulay yung gagamit, yung paggawa ko. So, enjoy lang natin yung pagpatong-patong ng kulay. Yun. Sayang, hindi ko napakita yung kung paano ko tinanggal yung masking tape. Pero this time, nilalagyan ko na ng shadow yung isang side ng parang mga bars.
nilalagyan ko siya ng shadow para magmukha siyang nakaangat. Ayan o, ilalagay ko na. So hindi naman importanteng pantay-pantay yung shadow o sharp na sharp yung pagkakalagay. So enjoy lang yung paglalagay ng shadow and then relax. Magdadagdag tayo ng yellow kasi yung unang yellow na nilagay ko parang opaque pa. Papatungan natin ng yellow yung mga unang yellow na nilagay ko. Actually guys, yung design niya, yung sa gitna niya parang puro yellow. This time naman gusto kong maglagay ng color pink. So, this time, mag-mix ako ng red saka konting white para makapag-produce ako ng pink. O, tama, di ba? Kulay pink yung sinabi ko, naging parang red yata ang naging lumabas. So, tapos yellow. Hindi ko napansin yun eh. Ganun nangyari. So, yan. Light blue naman na ilalagay ko. So, patsi-patsi lang siya. Yun, nagdagdag din ako ng white. Ayun, ganun lang yung style niya. Kumbaga parang pinatsipatsi ko lang yung kulay. So, nagdagdag din ako ng special color. Actually guys ha, hindi sponsor yung mga pangkulay na yan. Binili ko talaga yung acrylic paint na yan. Brilliant color kasi yan eh. Ayan. Yung pink, yung unang pink na nilagay ko, papatungan ko ng brilliant pink para magmukha siyang makintab. Actually, opaque yung kulay na yan eh. Ginagamit ko yan mga pangpatong-patong lang. Patapos na tayo, malapit na. O, diba? Pasiyaw-siyaw pandola nyo. Yan, yung pink, pinapatong-patong ko lang. Siguro mas maganda kung magdadagdag ako ng konting gold sa part na yan. Ayan, palibot-libot lang natin yung pink para magluwanag pa siya ng konti. Ayan. I think okay na yan. Done na tayo. Yun. Thank you for watching, guys.